And how do you feel na medyo gusto ka niyang makatrabaho? Well, parehas kami. Ganun din yung pakiramdam ko. Masaya ako na nasa network, nasa Cafe Melia network na siya. At siyempre, na-excite talaga ako nung finally ni-launch na siya as sa kapamilya. Dahil ayokong maging first and last namin yung malaya na project. Parang nabitin pa kasi ako doon dahil 10 days lang namin siya ginawa. And mas gusto ko pa siyang makatrabaho sa iba na naman, sa ibang klaseng storya naman o ibang genre naman. And yun, parang mas okay na mas lumaki na yung chance na pwedeng posibleng mangyari yun na magkatrabaho ulit kami ni Lovie. And thank you Lovie, dahil gusto mo pa ulit ako makatrabaho. At yes, masaya ako dun dahil gusto pa rin kita makatrabaho. All right. Now, my next question is a little bit personal, but I hope you don't mind. What was the name of your... At least mapaghandaan ni Zanjo na pag-uusapan kasi ang malaya. So, okay. I-congrats natin siya kasi nga he's the best actor nominee sa Urian para dito sa malaya. Yeah. Mm-hmm. Thank you. All right. And by the way, Zanjo... personal yan, John. Hindi naman super personal, but... what pwede was the DM muna sa akin. Pa-DM muna sa akin. Basahin ko. Charot. What was the name of your first love and why did you fall in love with her? Ah, yun naman. First love. Inabahan. Yung first love ko. Parang masasabi ko ni love. Hindi ko pa nga alam kung love ba talaga lahat yun. Kasi single pa rin ako ngayon eh. Pero ayaw ko na magpangalan siguro. Kung paano ko i-explain. Mm-hmm. Siguro yung titingnan ko lang na feeling ko talaga na may sasabi ko na yun yung magiging pinakamalapit na description ng kumbaga ng love is yung hindi ko na napapansin gumagawa ako ng mga bagay na hindi ko namamalayan na hindi ko talaga ginagawa mali na or may mga ganun na sumusuway-suway ka na rin sa mga rules or yun. Tingin ko, pag umabot ka sa ganun punto at imbis na matakot ka, na-excite ka pa, tingin ko isa yun sa mga, or di ko yung infatuation ba yun, or love na ba yun, parang yun para sa akin yung hinahanap ng mga tao eh. Yung face na yun, di ba? Lalo na sa... Well, ewan ko. Well, my second question. What did you learn from your first heartbreak? Hayaan mo siya. Damahin mo. Kasi hindi naman pwedeng hindi maulit yan eh. Diba? Kung damahin mo siya, huwag mo siyang isang tabi. Kung baga harapin mo yung lungkot, yung sitwasyon. And then, move on. Kasi, para sa susunod na mangyari yan, alam mo na, hindi sila magpapatong-patong, di ba? Alright, and last question. Who are the specific people that you think had helped you with your career? And who are you most thankful for? Of course, yung mga Star Magic, sila talaga yung nag-guide sa akin, sila Mr. M. My handler, si Tita Munch. Of course, ngayon, sila Direk Loren and sa production team. Lahat ng mga bosses ko na hindi lang naman kasi kami working relationship. Kumbaga, sa EBS kasi, andun yung may personal relationship ka sa bawat tao doon na nakakatrabaho mo. At hindi sila nakakalimot na i-guide ka o pagsabihan ka kung ano yung mga... gawin, kung ano yung mga dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. Kaya rin siguro ako umabot ng gantong katagal dahil sa tulong ng mga kaibigan ko, mga bosses ko sa EBS. Like, si Direk Ruel, yung mga directors ko, Lester Deo, tapos lahat. Lahat sila dyan sa EBS na nakasama ko. Talagang tulong-tulong sila na iangat ako para magawa ko kung ano yung trabahong binigay sa akin. All right. Thank you so much, Zanjo, for all your answers to my questions. Thank you, Jai. Thank you, John. Nakakatuwa, nakikinig ako para ako nasa parang thesis defense quiz B yung atak. Parang ganoon ako. Next question. Parang ganoon ka. Naaliw ako. Thank you, John.
napakabait niya ni John. Lagi akong nakakabasa ng mga tweets niya sa Twitter. Maraming salamat sa'yo. Di ba, Z? Pag ganun yung mga tanungan, parang kahit na depends. Kilig-kiligan lang naman yung tanong, di ba? Pero parang mapaano ka na, ha? Multiple choice? Mapaganong ka kagad. Mapasagot ka na ganun. Oo. Pero ito, Z, let's proceed sa susunod na magtatanong sa atin. O pero wait lang, baka sabihin, ba't hindi ko naman daw sila binate? Oo, batiin natin sila. Sabi dito ni Rose Irish Jimenez de Guzman, sending virtual hugs, Z. Ayan. Proud kami sa'yo lagi, Z, sabi ni Rose Ann. Paalam muna ha, may class. Ah, paalam muna, may klase na ulit. Ingat lang, ingat lahat, lalo na ang aking pangalawang pamilya. Tropang Zanjo Marudo official with green heart. Okay, go! Perfect! Thank you. Ganda, di ba? May pamilya ka na sa ABS, yung totoo mong pamilya, pati sila nakabuo rin ng family dahil sa pag-support at sa pagmamahal nila sa'yo. Yes. True. Susunod, andang handa na siya from Metro Style. Ayan, tawagin natin si Angelica Tordesillas. Good afternoon, DJ Jo. Hi. Good afternoon, Zanjo. Congratulations. Hi. Again on yung 15 years. Sobrang hindi easy tumagal ng 15 years in an industry, lalo na if the industry is as challenging as yung showbiz. So, congratulations for that. Yung sa question ko, first one is about yung broken vow. Paano sinabi sa'yo na ano, na nakuha mo yung lead role? And how are you preparing for the role? Tinawagan ako ni boss ko, ni Sir Deo, na tinanong ako kung familiar ba ako sa the World of the Married, yung Korean version. Mm-hmm. Digo, oh yes, familiar ako. Tapos dun sa original version na Dr. Foster. Biglang sabi ko, yes, familiar ako. Maganda yung show na yun. And then, kung i-offer ba namin sa'yo yung lead role na tanggapin mo. Ganun ko siya nalaman. Oo. Ano yung naging initial thoughts mo when you were told? Yung parang na-overwhelm ka ba na, oh my gosh, sikat nitong ano na to. Nito. Parang, wait, yun agad din tanong ko. Siyempre, nega na naman agad. Kaya ko ba yun? Gumanon ako. Sabi niya, ano ka ba? Bibigay ba namin sa'yo? Kung parang yun, parang ganun agad. Ang dami agad tumakbo sa isip ko kasi wala eh. Wala akong idea. Pandemic, naka-lockdown, tapos bigla kami marireceive na ganun good news, di ba? So, tuliro ka na parang hindi pa nagsisink in talaga agad nagagawin ko yung ganun kalaking klaseng character. How are you handling pala the character? Kasi diba earlier natanong ka tungkol dun sa kasal, tapos you shared your thoughts on marriage, ganyan-ganyan. So, dahil ganito yung thoughts mo, parang medyo, ano, you feel strongly about marriage, how do you handle the character, a character na parang mangangaliwa siya? Mahirap. Mahirap talaga siya. First time ko actually gagawa ng ganitong character na literal sinadya ng mga liwa or hindi sinadya or parang nangyari. Well, wala naman. Kumbaga kasi madali na para sa amin kahit papano dahil meron na kaming basihan. Meron na siyang, may panunuuri na kami. Ang challenge doon is paano namin siya ipapakita in parang Pinoy way, di ba? Correct. Hindi naman pwedeng parehas na parehas yung kung paano nila ginawa. Iba na tayo ng mga ugali, iba tayo ng kultura. So, yun. Nagpe-prepare ako, nagtatanong ako, nanonood ako ng mga palabas na may kinalaman sa infidelity. Bakit ba nagloloko ang lalaki? Posible ba talaga magmahal ng dalawang tao, ang isang tao? Yun, lahat yun binasa ko. Tapos lahat yun inaral ko. Nag-interview rin ako ng mga kakilala ko na may pinagdaanan na ganyan bago ako sumabak. So para mas naiintindihan ko, bilang wala pa akong asawa, wala pa akong pamilya naman, mahirap din naman sa akin yun na hindi ko siya na-experience. But hindi ako mawawala ng loob dahil hindi ko na-experience yun. Kasi before naman, nakagampan ako naman yung mga roles na tatay dahil hindi pa naman ako tatay. Pero kaya positive ako na magagawa ko siya.
Are you also, kasi a lot of celebrities are into yung mga Korean novellas. Are you also parang binge watching them right now? Or meron ka bang favorite? Na Korean novela? Mm-mm. Matagal na talaga ako nanonood ng Korean novela. Actually, wala pang Netflix. Kasi ano talaga? 2008. Oh, nakasa ko sa isang remake ng Korean novela. So, nanonood na ako ng Korean novela na yung Lovers in Paris, di ba? Ah, tama. So, that time pa lang, meron na akong fanatic na rin ako ng mga magagandang teleserye, K-drama nila. Mm-hmm. For my last question regarding yung PBB, you were sharing earlier yung mga advice mo for people who want to join yung yung bahay ni Kuya. Ano naman yung main learning mo as being one of the participants for PBB? I'm sorry, contestants pala. Main learning yung or lesson. Aha. Yung pinaka natutunan ko sa loob ng bahay ni Kuya siguro yung pakikisama sa tao. Hindi pwedeng namimili ka ng tao na gusto mo lang kasama, hindi pwedeng aayawan mo to kasi hindi mo siya gusto. Kaya lang magkakasama kayo doon eh, hindi pwedeng ganun. Siguro yung communication din, importante rin yun. Doon ako natuto na lahat ng bagay nasosolve pag pinag-uusapan. Yun yung mga pwedeng maging mangyari kasing madalas na sitwasyon sa loob ng bahay. Marami kayong mga problema pagdadaanan pero nasosolve naman siya pag pagtutulungan, pag-uusapan. At yun, maging understanding kayo sa isa't isa. Thank you and congratulations again. Salamat, Jel. Yes, maraming salamat kay Jel. Ayan, ito na ang last question natin. At ang tanong niya naman ay nagmula syempre sa isa nating kapamilya sa comment section. Ang sabi niya dito, DJ Jai, pa-ask naman, possible po ba na ma-in love ang isang Sanjo Marudo sa beauty queen? Kasi, at alam mo ba na crush na crush siya ni Miss World candidate at dating newscaster na si Ganiel Krishnan from Alan Sangkon? Ayan. Ay, sino nagpapatanong yan? Si Alan Sangkon nga, Stars Putog. Oh. Ah, si Alan. Oh. Ayan, siyempre, wala namang imposible, no? Hindi naman kay wala parang hindi naman dapat may title or kung ano man, kung beauty queen ba or artista or ano pa. So, anong tanong? Sorry. Ang tanong, kung possible ba na ma-in love ka sa isang beauty queen? At alam mo daw ba na ang dati nating showbiz reporter na si Ganiel ay crush na crush ka daw. Wow, talaga. Kabug, o diba? Ganiel ah, good luck sa'yo dyan ah. I'm sure. Ba't wala si Ganiel ngayon? Nasa ibang bansa ata siya ngayon kasi, diba, kasali siya sa Miss World, nag-re-re-re-re-re-re-re. Alam ko kasali siya. Iba din natin mo ba't wala siya dito ngayon? Eh, nag-training nga siya, Sanjo. Hindi ko alam nag-training siya. Okay, alam ko lang nakasali siya sa sport. Okay. Ay, tawagan ko ba? Hinahanap mo? Ha? Tawagan ko si Ganiel. Sige nga, tawagan mo nga. Antayin natin. Baka may tanong siya. Tama. Baka magtanong siya. Sige. Habang tinatawagan natin si Ganiel Krishna, nakakaya pag ang narinig ng taong bayan, walang load. Tawagan mo talaga? Oo. Grabe ka, Jiho. Dapat ganun tayo kasi live na live eh. Oo, ayan, nagsa-static tuloy. Ayan, nagri-ring nga. Hello, Ganiel! Ang lakas ng boses ha. Ano meron? Bakla, wait lang. Kausap Uy, naka-live tayo. Naka-live tayo. Kausap ko si Sanjo Marudo. Tinanong namin dito kung aware ba siya na super crush mo siya at kung possible ba na ma-in love si Sanjo sa isang beauty queen. Uy, nakakahiya, Jai. Ano nangyayari? Nakakahiya si Jai, talaga. Andali, Ganiel, wait lang. Ganiel, wait lang. Ang lakas ng feedback. Nag-workout ka, oo. Ayan. Anong gusto mong, may tinatanong kasi ni Sanjo kung may tanong ka daw ba sa kanya? Parang wala naman. Oh my God. Jai, anong ginagawa mo sa akin? Mali, kasi live nga kami, hinamon niya ako. Tatawagan mo, di tinawagan kita. Hindi, ano na lang. As a startup dollar na lang.
Star Patroller daw, Z. Ayan, as a Star Patroller daw siya. Paano ba to? Ang hirap na pagka... Ay, wait lang. Alam ko na kung paano. Hindi ka rin nag-iisip, DJJ. Gayo ah, ang static ah. Hindi kasi nga, Z, dahil yung signal, di ba? Uy, huwag yung storbo yung si Ganyel. Ayan na. Ganyel? Ganyel, yes, yes. Naririnig mo na, Z? Oo, I can grabe kayo. Okay. Live na live, Star Patroller Ganyel Krishnan. Anong gusto mong itanong kay Mr. Zanjo Marudo na merong documentary nga sa 15th year niya sa e-business? Wait lang, hindi naman, wala naman on the line si, ano, na, si Sir Zanjo. Nandito siya, tinaririnig ka niya. Hala, hello sir, hello po sir, oh my god. Ganyan, sorry ah, hindi ako may pakanaan yan. Uy, hindi ako kapagsalita, Jai. Let's roller na lang ulit. May next show ka na ba? Ha? Huh? Meron na? Meron na, in The Broken Marriage ba? Oh, ano ba yun? Nahihiya? Pati ako nahihiya. Ganyel! I love you. Thank you. Thank you. I'm so sorry. Wala akong masabi. Thank you. Thank you. Thank you for calling me. Hello, sir. Bye, Ganyel. Love you. Bye. Bye. Bye-bye. At na rin ni Ganyel, no, in fairness sa kanya, sabi niya, huy, live ba talaga tayo? Oo, oh, okay. Pero syempre, para at least, diba, nakikita nila na ganito tayo talaga, ka-transparent, yes. At maraming kinikilig sa mga viewers natin.